si Goldilocks at ang tatlong oso. Minsan, may isang maganda, maliit na batang babae na nagngangalang Goldilocks. Dahil ang kanyang ulo ay napuno ng kulay ginto na kulot na buhok, gustong gusto niya maglakad na mag-isa sa gubat. At sa tuwing siya ay nagugutom, kumakain siya ng mga ligaw na strawberry doon. At sa tuwing siya ay napapagod, ay natutulog siya sa tuyong lumot. May tatlong oso na naninirahan sa gubat. Ang tatay na oso na may malaki at malalim na boses. At ang nanay na oso na mas maliit at mas mabilog at may katamtamang lalim na boses. At ang anak na mag-asawang oso na may malabolang balahibo at may malapalsetong boses. Dahil silang lahat ay magkaiba ang mga sukat, ang bawat isa sa kanila ay may sariling silya, sariling higaan at sariling mangkok ng lugaw. Tuwing gabi, nakagawian na ng nanay na oso na maglagay ng lugaw upang maibabad sa kaserola at ilagay ito sa horno. At sa tuwing umaga, ito ay kanyang iniinit at pagkatapos ay inilalagay niya ito sa tatlong mangkok para pang-agahan ng mga oso. Sa isang umaga, dito nag-umpisa ang kwento. Ang araw ay kumikinang sa bintana at ang mga ibon sa labas ay kumakanta. At ang tatay na oso at ang anak na oso ay nagsabuyan sa may batis sa likuran ng bahay para makapaghilamos sa umaga. Tinawag sila ng nanay na oso na nakahanda na ang kanilang agahan. At pagkatapos ay umupo sila sa kani-kanilang upuan na kaharap ang sumisingaw na mangkok na may mainit na lugaw. O, ang init ng aking lugaw! Sambit ng tatay na oso sa kanyang malalim na boses. O, ang aking lugaw ay napakainit! Ang sambit ng nanay na oso sa kanyang malumanay na boses. O, ang aking lugaw ay napakainit! Ang sambit naman ng anak na oso sa kanyang malapalsetong boses. Kaya napagpasyahan nilang lumabas at maglakad-lakad muna. Hanggang sa ang lugaw ay lumamig na at sa di katagalan ay umalis sila sa kanilang bahay. At si Goldilocks ay dumating. Siya ay gutom at pagod dahil siya ay naglakad-lakad ng may katagalan. At napagdesisyonan niyang huminto muna ng saglit nitong isang kakaibang maliit na bahay. Tinignan niya ito sa bintana at may nakita siyang isang makintab na mesa na may tatlong mangkok ng lugaw na nakalagay doon at may nakapalibot na tatlong silya na pwedeng upuan. May tao po ba dito? Ang tawag niya. Subalit, walang sumagot. Umalis sa mga oso na nakabukas ang pinto kaya nakapasok si Goldilocks sa may sala ng mga oso. Dahil sa walang tao doon, siya yumupo sa silya ng tatay na oso para magpahinga. Subalit ito'y napakalaki para sa kanya at ang kaniyang mga paa ay hindi makakaabot sa sahig. Kaya umakyat siya sa upuan ng nanay na oso at paikot-ikot doon para makaupo ng komportable. At napagtansya niya na ito ay napakalaki pa din para sa kanya. Umalis siya doon at umupo sa upuan ng anak na oso na nasira dahil ito ay sobrang liit. Si Goldilocks ay muling naglakad sa mesa at ang amoy ng lugaw ay siyang napapagutom sa kanya. Kumuha siya ng kutsara at kumuha ng lugaw sa mangkok ng tatay na oso. Subalit, ang lugaw ay mainit pa din kaya ito ay binitawan niya ulit. Tapos, sinubukan naman niya ang mangkok na lugaw ng nanay na oso. Subalit, ito ay sobrang malamig naman. Ang lugaw na para sa anak na oso ay tamang-tama at ito'y kinain ng Goldilocks at inubos. At dahil dito, siya ay nakaramdam ng antok. At nang makita niya ang malaking higaan sa kabilang kwarto, napagdesisyonan niya na magpahinga muna sandali bago umuwi pabalik kaya umakyat siya sa higaan ng tatay na oso. Subalit, nang siya ay nahiga na, ito'y sobrang malaki para sa kanya. Napakiramdam niya ay hindi siya komportable. Kaya siya ay bumaba at umakyat naman sa higaan ng nanay na oso. Ngunit ito naman ay malambot na pakiramdam pa rin niya ay hindi siya komportable. Kaya umalis siya at bumaba siya ulit. Pagkatapos ay doon naman siya humiga sa higaan ng anak na oso na naramdaman niyang napaka-komportable doon. At dahil dito, ang bilis niyang nakatulog. Maya-maya ay nakabalik na ang tatlong oso. May gumain sa aking lugaw. Ugong ng tatay na oso at nakita niya ang kahoy na kutsara. May kumain ng aking lugaw! Paiyak na sabi ng nanay na oso na makita niya ang kanyang mangkok. May kumain ng aking lugaw! At ito ay inubos lahat! Patalokbong na sinabi at maluhaluhang umiiyak ang anak na oso. Pagkatapos, ang sabi ng tatay na oso ay, May umupo sa aking silya!
Sabi ni Nanay na Oso, mayroon ding umupo sa aking silya. Ang sambit naman ng anak na oso sa malapalsetong boses. May umupo sa aking upuan at ito ay nagkasira-sira at napasag. Dahil dito, ang tatlong oso ay nagsimulang maghanap sa paligid nang may iba din silang nakita. May humiga sa aking higaan! Sabi ng tatay na oso. May humiga din sa aking higaan! Ang sabi ng nanay na oso. May natutulog din sa aking higaan! At siya ay nandito ngayon! Paiyak na sabi ng anak na oso. At dahil dito, si Goldilocks ay nagising at binuksan ang kanyang mga mata na makita niya na nakatingin ang tatlong oso sa kanya. Bigla siyang natakot at naparalun sa higaan at tumakbo siya ng sobrang bilis palabas sa maliit na bahay. Tumatakbo siya hanggang sa makaabot siya sa bahay na kanyang tinitirahan at nanumpang hindi na babalik muli sa gubat.